Bago po tayo mag-umpisa mga kaswangay, pasasalamatan ko lang po kayong lahat, lalong-lalo na sa mga hindi nagsasawang makinig sa ating channel. Maraming maraming salamat po sa inyo. Sa lahat ng mga nasa ibang bansa ngayon, maraming maraming salamat po sa inyo. Naway nasa mabuti kayong kalagayan palagi. Yun lang po. Simulan na natin. Magandang araw, Sir Casper. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Finn, 40 anyos. Ang karanasan kong ito ay nangyari noong taong 2000 sa isang liblib na probinsya sa Iloilo. 22 anyos lang ako nang mangyari ang nakakatakot na karanasang ito sa amin. Bilang respeto sa mga taong sangkot nitong nasabing pangyayari, hinihiling ko pong itago niyo na lamang ang aming mga pangalan, pagkakakilanlan at impormasyon sa kadahilan ng masyadong maselan ang nasabing pangyayari. Magpahanggang ngayon kasi ay hindi ko palubos maisip kung papaanong ang mga tao sa nasabing lugar na iyon ay may kakaibang kaugalian at mga paniniwala na malayong malayo sa ating mga Katoliko. Ako po ay isang band vocalist. Ang mga kasamahan kong sina Roth, Brent, Job, at Cross, hindi rin nila tunay na pangalan, ay naimbitahan sa isang fiesta para tumugtog sa kanila bilang pagbibigay libangan sa mga taong nagse-celebrate ng kapiestahan sa kanilang lugar. Pinaunlakan namin ang kanilang imbitasyon kasama ang pinirmahang kontrata na mananatili kami ng isang buong linggo. At sobrang naglalaman ng may kalakihang halaga noong araw. Araw ng Biyernes na kami ay bumayahi mula sa Cebu papunta sa Iloilo. Hanggang sa makarating nga kami sa liblib na baryong iyon kung saan kami nakaranas ng matinding takot, panghihilakbot at bangungot na hindi ko gugustuhing maranasan pang muli. Sabik na isinaad ni Roth ang mga gagawin niya sa lugar kapag hindi kami tutugtog sa gabi. Plano na naming maligo sa dagat, mamili ng mga souvenirs, kumain ng kakaibang mga putahe at manguha ng magagandang litrato. Masyado kasing malapanta siya ang pagkakalagay ng mga palamuti ng mga residente sa bungad pa lang ng kanilang barangay. Tila ba wala iyon sa kahit saang parte ng Pilipinas. Si Job naman ay nangakong ililibre kami ng kakanin dahil maraming masasarap na kakanin sa Iloilo, lalo na sa syudad. Isang sakay lang naman mula sa barangay at may pinakamalapit na mall na doon. Nakarating kami sa lugar sa pamamagitan ng land trip. May kotse kasi ako at gusto kong ma-enjoy ang view, kaya kahit may katagalan at kalayuan ang biyahe sa lupa ay nai-enjoy namin ang bawat magagandang tanawing nakikita namin. Hindi naman nakakapagsisi kasi may ilang mga kainan na masasarap kaming madadaanan. Bandang alas 11 ng tanghali nang tuluyan kaming makarating sa lugar na siyang sadya naming tirahan ng halos isang linggo. Naging magaan lang naman ang aming dala dahil may sariling kagamitan na para sa pagtugtog ang kapitan ng nasabing barangay. Humingi na din siya ng permiso sa kanilang alkalde para hayaan kaming magpatugtog ng ilang araw. Sabi ni Cross, unang bungad pa lang daw namin sa entrada ng barangay ay may masama na siyang nararamdaman. Idinaan ko lang iyon sa ngisi at sinabing, baka naman maling kutob lamang iyon. Pinagtawanan ko pa siya nang makitang nagbaon ng napakaraming kalamansi sa kanyang bag. Bago kami lumabas, nang tuluyan ko ng maihinto at maiparada ang kotse. Masaya kaming sinalubong ng kapitan na tawagin na lang natin sa pangalang Lare, kasama ang kanyang asawa. Binati ko sila at ng mga kasamahan ko.
Maayos at maisikaso si Kapitan. Kaagad niya kaming pinaupo sa may kahabaang mesa at doon inanyayahang magsalo-salo. Masasarap naman ang kanilang mga putahing inahanda. Ngunit hindi ko lang matiyak kung bakit. May mga kakaibang kutob ako habang nakatitig sa mga pagkain. Mabango ang aroma nito, pero parang may naririnig akong umuungol mula sa mga laman nito. Luto na ang pagkain pero nagtutubig ang bibig ko. Tanda na dahang-dahang sumasama ang palo ko dahil sa nalalapit kong pagsuka. Finn, halika na. Maupo ka. Magiliw na aya sa akin ni Kapitan. Literal na tumabi siya sa akin ng upo nang makita niyang tinitigan ko ang mga pagkain. Akala niya, nahihiya lang ako. Hindi niya alam na may kakaiba akong nararamdaman. At hindi ko lang magawang ipaalam sa kanya. Siyempre ay nahihiya ako. Nakita ko kung paano mag-cheers ang apat kong kaibigan. Mas pinagtuunan nila ng pansin ang alak kaysa pagkain. Pakaramdam ko ay may kakaibang kutob din sila sa mga nakalatag na putahe. Lalo na si Cross na napapangwi pa habang nakatingin doon. Pinagsilbihan nila kami pero pinili ko lang yung mga kakanin. Hindi kasi nakakadiri at mukhang malinis naman ang pagkakagawa. Malinis at maayos din naman ang mga ulam pero para kasing hindi iyon normal na karni lang. Pagkatapos, inaya kami ni Kapitan Larry na magpahinga sa isang malaking rest house. Anya, kung ano man ang aming kailangan ay pwede naming tawagin si Aling Sonia, ang kanyang caretaker, at pansamantalang mananatili sa bahay habang naroroon kami. Kaya umano nitong maglaba, magluto at maglinis ng bahay. Pumayag naman ako kaagad at umakyat na sa taas para magpahinga. Usapan kasi namin ay tutugtog kami mamayang gabi sa entabladong inihanda nila sa plaza. Magandang piyesta sa kanila. Maraming mga palaro. Malalaki ang papremyo. At natutuwa ng husto ang mga tao. Sadya pa silang dinadayo para makipag-celebrate. May 5 kwarto sa 2 palapag ng bahay nang makaakyat ako. Pinili ko ang 3 pinto at mabilis na pumasok. Inilapag ko ang dalakong maleta at sinuyod ng tingin ng paligid. Nakapagtataka. Maliwalas naman sa labas pero dito sa loob ay tila kulob at nakakabingi ang katahimikan. Tila ba may nakaharap na bukas na ref sa akin dahil sa kakaibang lamig na bumubuga sa akin. May malaking aparador doon at tingin ko ay may umuukupa na sa nasabing si Led. Aalis na sana ako nang makarinig ako ng katok sa pinto. Nang mapagbuksan ko ay si Aling Sonia pala. Anya, kung maaari ay huwag ko na daw galawin ang mga nakikita kong bagay sa lahat ng sulok ng kwarto. Wala naman daw umuukupa sa silid pero ayaw lang daw ni Kapitan Larry na nagbabago ang pagkakalagay ng mga kagamitan kahit saan. Tumango ako at kaagad na humiga sa kama. Pagod na pagod ako sa mahaba naming biyahe at umaasang makakapagpahinga kami ng mahaba bago sumabak sa kantahan mamayang gabi. 1 minuto lang ang nakalipas, may kumatok ulit sa pinto at inuluwa ang 4 kong kaibigan. May kanya-kanya silang dalang komporter at nakiusap na pwede bang magsama-sama na lang daw kami sa kwarto. Sabi ni Roth, masyado daw weirdo si Aling Sonia, kailalagkit ng titig sa kanya. Naisip niyang makiisa na lang sa amin kahit sa sahig siya mahiga. Kaysa naman daw pumayag siya sa gusto ni Aling Sonia na magtabi sila ng higaan. Kaagad akong pumayag at sinabi sa kanila ang aking mga nakita. May mga gamit kasi sa loob ng silid na iba't iba ang may-ari. May gamit pang babae at pang lalaki. Biglang inilak ni Job ang pinto.
Tsaka hinalughog ni na Brent at Cross ang buong kwarto. May natagpuan kaming limang maleta, iba-ibang disenyo at may mga ID. Tinignan ko ang mga ID at natigilan ako. Isa sa kanila ay pamilyar sa akin ang muka. Hindi ko lang maiwasang makaramdam ng kilabot. Nang maalala siya ang nawawala kong kaeskwela noong college, na hindi na natagpuan pa. Hindi ko alam kung bakit napunta doon ang mga kagamitan niya. Pero nagbigay ito sa akin ng ideya na alam kong hindi magugustuhan ng aking kasama. Baka nasa lugar na ito napadpad ang kaeskwela kong iyan. Iwinaksi ko sa isipan ang pagkabahalang nadarama namin ng grupo. Bastang sabi ko lang sa kanila, kahit anong mangyari, ay huwag kaming maghihiwalay mamayang gabi. Kung nasaan ang isa, ay dapat nakabuntot ang lahat. Pasado alas 7 nang lumabas kami sa tinutuluyang bahay. Maingay na ang musika sa labas at nagkakasiyahan ang lahat ng tao. Ang tanging hapunan ko lang ay 2 pakete ng Skyflex na baon namin sa biyahe. Mabuti na lang may mga dilata at kanjus kami. Mga chicherya at biskit pati na din tubig. Kahit papaano ay, hindi kami magugutom. Napansin kong kakaiba ang iniaasal ni Aling Sonia. Abote nga ang kanyang ngisi. Sa totoo lang ay, nakakapanindig balahibo. Pero pilit ko na lang ibinabaliwala ang pag-usbong ng takot sa dibdib ko. Parang hindi banda ang inaabangan ng mga tao sa malawak na bulwagan. Mayroon kasing mahabang mesa sa gitna at may mga pagkain. May mga nakahilerang mga upuan at may mga pinggan at kubyertos. Nang mapasulyap ako sa mga nakaserve na putahe, ay nagulat ako. Para kasing malaking bukol ng tuhod ang naroroon at nakadisplay sa mesa. May malaking kalderong may umuusok na laman. At mayroon ding mga iilang nakabalot sa dahon ng saging na pinaghihiwa at alam kong magbibigay ng matinding takot sa amin ng aking kaibigan matapos kong buksan ang takip niyon. Sumikip ang aking paghinga ng mapagtanto kong malalaking hiwa ng karne ang nakalatag sa mga dahon. Kakaiba ang grano ng laman nito. Medyo mamuti-muti na tila ba. Balat na kagaya ng mayroon ako. Lumapit si Kapitan Larry at inanonsyo na bago raw kami tumugtugay. Magsalo-salo daw muna kami. Hindi na ako nakatanggi nang bigyan niya ako ng plato. Pati na din si Narot, Cross, Brent at si Job. Nilagyan nila ng karni ang aming pinggan. Pero may ibang bagay akong nakikita sa pagkain. Kaya bigla akong napasuka. Mabuti na lang at hindi ako napansin ni Kapitan. Hindi namin kinain ang pagkaing ibinigay nila. Kanya-kanya kaming diskarte kung paano namin maiidispatcha ang karni ng walang nakakita sa amin. Si Cross ay iba naman ang ginawa. Pinatakan niya ng katas ng klamansi ang karne at nagulat siya sa naging resulta. Naglabasan ang mga naglalakihan at mabalahibong uod sa pagkain na tila ba naaagnas. Nangangamoy patay ito at nagkukulay gari na ang laman. Napakurap ako ng aking mga mata at hindi makapaniwalang nakatunga nga sa aming nasaksihan. Nilingon ko ang mga tao pero tila hindi nila napansin ang nangyari at masaya pang nilantakan ang mga parte ng karne na ibinigay sa kanila. Nais kong itanong kung anong klaseng karni ba ang inihanda nila. Ngunit natatakot akong gawin iyon. Basta hindi na ininda ng mga tao ang nangyayari at masayang nagsasalo-salo. May nag-aagawan pa ng mga pagkain habang naiiyak namang nakatitig si Rot sa kanya. May ideya na siya kung ano ang nasa paligid namin. Ngunit wala naman siyang ginawang hakbang para magreklamo.
Inutusan ko silang apat na huwag magpapalata sa aming nakita. Basta dinala ko na lang sila sa gitna ng entablado at tumugtog na. Mas lalo pang ikinatuwa ng mga tao. Hindi naman namin sila nakitang nagpalit-anyo talaga bilang aswang. Pero nahihiwagaan ako sa nangyayari sa kanila. Ang umuusok na bagay sa loob ng kaldero ay nalaman kong mga fetus pala na galing sa mga ipinalaglag na dalagang ina. Hindi pa man ako nagre-react ay ipinaluwanag ni Kapitan Larry na ang pagkain umano ng fetus ay magbibigay sa kanila ng kapangyarihan umano para bumata. Malayo sa mga sakit, karamdaman at katandaan. Tila hindi sila natatakot na isumbong ko sa mga pulis. Ni hindi man lang ako nakapaglabas ng sarili kong saloobin sa isiping. Ang mga taong pinuntahan namin para sa kantahan ay literal na mga makabagong aswang. Iyong mga kanibal na walang takot lumantak ng mga laman. Kahit natatakot ay pinilit naming maging kaswal. Iyong tipong normal lang ang lahat at walang anumang problema. Kahit sa totoo lang ay pare-pareho nang nanginginig ang aming mga kalamnan. Inutusan ko si Brent na magpatugtog na. Nagsisunora ng iba sa bawat kumpas namin ng gitara. Sa pagtaas ng tono ng kanta, mas tumitindi ang kanilang kinakain. Kanina ay pitos lang iyon, pero ngayon may nakikita na akong kinakain nila ang kanilang sarili. Kinakagat nila ang kanilang mga braso kahit nagdurugo na. Isa na doon si Kapitan Larry. Kaya naman nakapagdesisyon ako. Pumuslit kami sa likurang bahagi ng kanyang tahanan. Naroon kasi ang aming kotse. Mukhang walang katao-tao sa buong barangay dahil nasa bulwagan silang lahat. Mabuti na lang at hindi maingay ang makina ng aming sasakyan. Dali-dali naming itinulak ang aming kotse sa medyo distansya at doon pinaandar ang makina. Hindi nila napansin na wala na kami sa entablado dahil may iniwan naman akong recorded na boses na kumakanta doon. Dinaanan lang namin ang aming mga gamit sa bahay na tinutuluyan namin at umahangos na hinakot ito pababa. Mabuti na lang, hindi pa namin naiialis sa loob ng maleta ang aming mga damit. Papasok na ako ng kotse nang sumigaw si Aling Sonia. Sabay sabing saan daw kami pupunta. Hindi na ako nag-aksaya ng panahon. Nagmamadali na akong pinaarangkada ang kotse at pinaharorot palayo. Wala na akong pakialam kung may bayad kami. Basta hindi kami tutugtog pa para sa kanila. Mamamatay kami sa takot kapag nagtagal pa kami doon. Ang ipinagpapasalamat ko lang ay hindi nila kami pinakialaman. Pero iyong mga kagamitan na natagpuan namin sa loob ng inuukupahan naming kwarto ay natitiyak kong sa mga naunang bisita iyon. Nang makarating kami sa kabisirang lungsod ay tumuloy kami sa hotel. Natitiyak kong safe na kami dahil ang mga tao doon ay kagaya namin. Mabuti na lang, nakatakas kami sa lugar na habang ibinabahagi ko sa mga staffs ng hotel ay napag-alaman kong literal na baryo pala ng mga makabagong bersyon ng aswang. Sa ngayon, may kanya-kanya na kaming pamilya. Samantalang pumanaw naman si Brent sa isang aksidente noong taong 2010. At hanggang dito na lang po. Maraming salamat po sa pakikinig. At more power po sa inyong channel. Muli po, ako po si Finn ng Cebu. At bago po tayo magtapos mga kaswang, shoutout ko lang po lahat ng nagpapasigaw. Shoutout po kay Kin Galicia ng Boracay. Shoutout po kay Marcelisa Garcia ng Qatar. Shoutout po kay Alfredo Lembre Jr. Shoutout po kay Precious Lyra Cuento. At pinapashoutout niya si Rafi Macaraya ng Nabuta City. At shoutout po kay
Arvin Bakiyaw. Yun lang po muna at maraming salamat po mga kaswang.